makakinaya. Matuod na tao, matuod na Diyos. Sayang pagka Diyos, spiritual siya, material being, absolute being. Isip tao, material being, kasama na ito, 100% mama siya, 100% God. Sa yan pagka Diyos, spirit siya. Kaya hindi mo man sa Biblia, hindi mo man na si Kristo mismo nga ang Diyos ay walang laman at mga buto. Na katulad sa isang tao, na kagaya niya, nagpahipo pa mga siya sa mga apostol, hipo niya po tingnan ang maling na akala ng mga apostol na nakita sila ng Diyos, nakita sila ni Kristo. Ang maling na akala ng mga apostol is, dito liit ni Kristo, ikapa niyo ako, dito niyo ako at tingnan. Pangunta na. Oo. Sapagkat ang Espiritu ay walang laman at mga buto. Ang pumunta na, ninyo siya, nariyong ka nga, ang Diyos ay Espiritu. Ganong si Kristo na may lawas o mga buto. Ang manunod sa simbahan ng Kulikubasi sa Balata, si Kristo na nalilungang kagulayan. Matuon ni Diyos, matuon ng tao. Saya pagkatao, makita siya na siya ay yan, tawag mo kining human flesh. Pero siya, pagka-Diyos, di siya makita, absolute invisible. Nasa ono, si Matiyono, si Sais, si Sidi, sa King James Version, everlasting, wise God, invisible. King James Version, ono, si Matiyono, si Sais, si Sidi. Pa, kanya, doon ay sorsan na persona, doon sa kanya, Diyos ang taong matuot. Dama na sa Kolosas 2:9, ang tibong kapagka Diyos na sa pagkatawa ni Kristo. Mas si Kristo, one person, but human and divine. May mabukot na, sayang pagkatawa makita siya. Isip Diyos, di siya makita. Ito ba ang mabukot na, Mr. Sa talata sa Biblia na wala na akong manuray sa bisitulo, nagkabutang ito, kailanman ang Diyos ay hindi nagiging tao, kailanman ay hindi nagiging tao. Bakit siya pumasok sa atong Panginoon si Kristo? Sa atong nasayran, si Kristo, siya ang panganay na anak ng Diyos, kailanman ay hindi siya nagkasala. Kaya tinawag siya na panganay na anak ng Diyos, kahit sa kanyang isip, hindi siya nagkasala. Kaya lang hindi siya, buwan ka ng tunay na Diyos. Paano yan masasagot natin? Ang pangutana, ang katulingon sa atong Panginoong Diyos na anin sa atong mga apostol na ang Diyos kailanman ay hindi nagiging tao. E si Kristo nagiging tao. Paano yan? Ngayon ang apostol, kailanman ang Diyos ay hindi nagiging tao. Nga si Kristo nagiging tao. Yan ang division mo na ipuputa na naman. Inupito naman ang Diyos, hindi mahimong tao kay Roman, immaterial being, spirit. Ano niya, ang tao,